Pamilin. Mahalin at pakaingatan ang bawat ibinabahagi ko sa YouTube channel na ito. Ang kapangyarihang nakapaloob dito ay lubhang mahiwaga. Gamitin lamang sa kabutihan at pagganap ng kalooban ng Diyos, maging huwaran at laging isa puso't isip ang pitong layunin. Una, isa buhay ang apat na gintong simulain. Maka-Diyos, makabayan, makatao, makakalikasan. Pangalawa, isagawa ang pag-ibig sa Diyos, pananampalataya at pag-asa sa pamamagitan ng tiyaga. Ikatlo, isakatuparan ang kabutihan, katuwiran, kalinisan, katotohanan, kadalisayan, kaliwanagan at kababaan ng loob. Ikaapat, ipalaganap ang kapayapaan, pagkakaisa, pagmamahalan, pagtulong sa kapwa, pagmimisyon, paglilinis ng sarili, at pagbabago tungo sa pag-unlad. Ikalima, magkaroon ng paggagalangan, pag-uunawaan, pagmamahalan sa isa't isa bilang mga kapatid at kapwa-tao. Ikaanim, maging dakila sa isip, sa salita, at gawa para sa Diyos, sa bayan at tao. Ikapito, ipagtibay ang kautusan ng Diyos, tumulong sa pagpapaunlad ng bawat kapwa at tumupad sa hadikain ng Diyos sa bawat tao. Magandang araw po sa inyong lahat. Heto na lang pong muli si Maestro Virgo, also known as Commander Sator ng Sator Coronados, upang magbahagi sa inyo ng mga munting kaalaman patungkol sa karunungang lihim ng ating Panginoong Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, na pinagkaloob sa mga sinaunang maestro nating binabaybay sa ngayon, at upang bigyang liwanag ang bawat isa sa atin na nag-aaral sa karunungang lihim. Una sa lahat ay nagpapalasalamat po ako sa ating Panginoong Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Mag-alay muna tayo ng isang panalangin. O Panginoong ko Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, na siyang nakakaalam ng lahat ng lihim sa buong mundo, nawa po ay patnubayan niyo kami, gabayan niyo kami sa aming pagtahak sa mga karunungan na ipinagkaloob niyo sa mga sinaunang maestro na aming binabaybay sa ngayon. Nawa po ay ingatan niyo po sana kami, ngayon din po ang aming mga pamilya, lahat ng mga nakakatipon sa personal ng liwanag na kaisa namin sa ngayon na nag-aaral sa inyong patnubay. At ang lahat po sana nawa na mga gabay at susi o mga gabay na nakapaloob sa susi ng Sator ng Sator Coronados ay ipagkaloob niyo nawa sa amin upang magamit namin sa kabutihan sa aming pagmimisyon patungkol sa espiritual. At nawa po ay tulungan nyo rin ang aming pamilya, ang bawat pamilya ng bawat isa sa amin upang maging maayos ang aming mga buhay. At ilayo nyo po kami sa lahat sana sa pangamakan, sampu ng aming mga pamilya. Maraming salamat po o Panginoon ko Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Ang lahat ng po na ito ay hinihiling ko sa inyo at ipinapanalangin ko sa inyong walang kapantay na kapangyarihan at walang bahay dungis na pangalan. Maraming salamat po. Una sa lahat, shoutout po sa lahat ng Spiritual Warriors Group ng Sator Coronados sa mampanig ng usang sulok ng mundo. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta, sa inyong walang sawang pagsuporta, sa inyong walang sawang pagtangkilik sa channel na ito, at sa inyong walang sawang pag-aaral at inyong pagpupursigi sa inyong buhay, sa inyong sarili. Masaya ako sa mga nangyayari sa ngayon at bukod pa doon, sa mga naninindigan, sa mga taong naninindigan para sa kanilang pinakadakilang misyon o pinakamahalagang misyon sa kanilang buhay. Maraming sa lahat ng mga tumugon sa panawagan sa atin ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Bagamat ako ay nagbahagi sa inyo ng mga bagay na ito, hindi man ito ganun karami, ito ay binabaybay naman natin paunti-unti. Hindi man siya ganun karami kaagad na ibinabahagi, ay paunti-unti ibabaybayin natin. Sabi ko nga, ang karunungang lihim, pag-aaral ng karunungang lihim ay hindi lang sa isang uri ng aralin lang yan. Napakalawak nito. Malayang iba na pumasok dito, malayang iba na lumabas din dito. At bukod pa doon, ang mga binabahagi natin dito ay mga buhay na salita. At lagi kong pinapaintindi sa inyo, tayo ay maninindigan para sa kabutihan lamang. Hindi natin gagamitin kung anong mga bagay na ating matututunan para tayo ay sa pansariling kapakanan lamang upang tayo ay magpayaman o kung anuman. At manindigan pa rin kayo sa kabutihan. At gamitin nyo ito upang makatulong kayo sa mga nakararaming tao, na mga kapuspalad at talagang walang-wala na rin sa buhay, lalo na sa sitwasyon ngayon, na talagang lahat tayo ay inabot na rin ng matitinding
suliranin at mga pangyayari sa buong mundo ngayon. At muli nananawagan ako sa lahat ng mga taong may kakayahang pang-spiritual na hindi pangkaraniwan sa mga normal na tao. Pasukin nyo itong channel na ito, makipag-interact kayo sa amin, sa akin. At bukod pa doon, magkaroon tayo ng kuro-kuro. Magpalitan tayo ng kuro-kuro sa pangkalahatan. Kaya nga pala, nag-open ulit ako ngayon. Ay nais kong bigyang pansin ang mga katanungan ng mga estudyante patungkol sa salitang pamako o ang orasyon na kinagamit ng iba patungkol sa pamako. Ang tinatanong kasi ng iba sa akin, ano daw yung pangkalas ng pamako? Para sa akin kasi, dapat intindihin nyo muna kung ano ba ang kahulugan ng pamako. Double meaning po ito. Ang sinasabing pamako ay dalawa, ay literal yan. Literal na pamako at itatawag nilang may double meaning yan. At ang isang meaning nito itatawag nilang kung sino man ang gumagambala sa taong sa pasyente o sino man tao na may sakit o inaalihan. At nahuli ng isang manggagamot yan at ipinako niya yan, ang tawag yan ay nakapako yan sa kapangyarihang taglay ng taong may tangan kung anong hanyang hawak. Halimbawa, ako nahuli ko ang isang tao o isang kalaban sa loob mismo o isang elemento sa loob ng isang taong ginagamot. Ang tawag yan ay nakapako siya sa kapangyarihan ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, na sa aking pangangalaga na tinaglay ko ang ganung kakayahan na ipinagkalob sa atin ng mga sinaunang maestro at bukod mo ng Panginoong Diyos ang makapangyarihan sa lahat at ng mga gabay. Ibig sabihin, siya ay nakapako sa kapangyarihan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Not literal na nakapako ang kamay o ang paa. Maaaring yung iba, gumagawa sila ng ganun na pinapakita nila kung paano hawakan o ipako. Ibig sabihin, ang mga gabay kasi, nauutusan ng mga gabay na hawakan mo yan. Sige, pakipako mo yan. Igapos mo yan. Nagagapos nila, nahahawakan nila yan man, ang mga gabay yan, mga yan. But para sa akin lang, double meaning yan. At para sa iba, kapag inutusan mo yan, nakalasin mo. Kalasin mo yan, alisin mo yan, damputin mo sa kamay mo yan, gagalaw at gagalaw yan. Ibig sabihin, mapapasunod mo yung tao na yun o yung mismong elemento yung gumagambala dun sa mismong pasyente na yun sa pamamagitan na siya ay nakapako sa kapangyarihan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Hindi pwede siya nasusunod. Kailangan sumunod siya. Sapagkat may mga usal din na pamarusa na kapag ang isang taong naalihan ay ginambala ng elemento ko naman, pwedeng usalan na manggagamot ang tao, ang mismong pasyente na upang masaktan yung mismong kalaban o nasa loob nun. Marami kasi ang naliligaw ng landas sa karunungang lihim na literal na tinitik nilang itong word by word. Para sa kalaman ng lahat, huwag nyo po itong itik ng literal na word by word. Malawak po ang pag-aala sa karunungang lihim, nasa pagkakaintindi nyo lang po ito. Pag sinabing pangkalas, mayroon sinatawag na pangkalas. Ang pangkalas naman ang pampases, ang pampaalis sa mismong espiritu ng kalaban o sa mismong pasyente, meron pa talagang orasyon para dyan, pampases o pangkalas o pampaalis para sa kaalaman nyo lang sa mga medium to high level na orasyon nyo mga yon para maalaman nyo lang. Ngunit pinapaintindi ko ulit sa inyo na ang pamako ay may double meaning yan. Ang mismong elemento, ulitin ko, ay nakapako sa kapangyarihan ng Diyos ang makapangyarihan sila. Hindi pwede na siya ay hindi susunod kung anong sasabihin ng mismong manggagamot na alisin niya ang mismong kinarga niya doon. Sapagkat mananagot siya, maraming gabay ang nakaantabay dyan. Pag sinabi hawakan mo yan, sige, pako mo yan. Literal na hinawakan ng mga gabay. Para sa kalaman nyo lang. Para huwag kayong maligaw ng nandas, isipin nyo, ano kayang pinako ko to? Ano kayang pangalis? Kailangan, wala naman, hindi naman katulad dito ng martilyo na ipinako mo ang pamako at huhugutin ng martilyo o ng bareta di cabra. Hindi ganun. Pag sinabing tamputin mo, alisin mo yung kalasin mo. Ganun ang pamamaraan. Hindi yung, mas mainam nga na nakapako siya sa kapangyarihan, bakit matatanggalin yung pamako ng kalaban? Para mainam nga na nakapako siya sa kapangyarihan, dahil kapag inalis mo yan, ibig sabihin makakalayas yan. Gagawa ng kalokohan niya, ng atarantaduhan niya, ibig sabihin babatohan ka niyan. Kakanain ka rin yan. Kapag inalis mo ang pamako, ibig sabihin inalis mo yung mismo yung pagkakalasin mo siya sa pagkakapako. Gagawa at gagawa yan, mag-uusal sa'yo yan, maglilitan niya yan, kakanain ka niyan. May tendency na lalabanan ka talaga niyan. Habang nakapako siya, mas maigi na mausalan mo siya, matawagan mo siya, masabihan mo na, sige, damputin mo yan, habang siya ay nakapako sa kapangyarihan. Ngayon, kalansinod na kapag nakalas yan, ang pamako na sinasabi, kakalasin yan, kapag nagkaroon ng tinatawag nilang napaalis mo na yan o nagkaroon ng tinatawag nilang pangalis sa espiritu ng kalaban o napatay sa loob ng kalaban ng mismong ano yan, ng mismong na pasyente yan. Ibig sabihin kasabay nun, mawawala at mawawala na yun doon. Katulad ng mga susi ng Sator, yung titag na pangwasak ng masasamang galing, yan, pwede yung pampasis yan, makakaalis yan, palalayasin yan, o pwedeng durugin yan, madudurug at matudurug ang kalaban sa loob ng kalaban.
sa loob mismo ng pasyente. Kaya yun ang sinasabi ko sa Pangkalatan, huwag kayong maligaw ng pag-aaral. Don't take it word by word. Kasi marami ng tanong na gano'n, nakapagtanong na ng iba, ano kaya, ano po yung ora ng pangkalas ng pamako? Bakit mo aalisin yung pamako? Eh, nakapako nga sa kapangyarihan ng Diyos, sa makapangyarihan sa lahat. Kapag inalis mong pagkakapako, tatamaan ka niyan. Anong magiging ano mo? Kakanain ka niyan. Kasi yung iba kasi, maraming tanong, nagtanong ng gano'n, naghahanap kayo ng ora. Hindi naman yung tinatawag nilang na parang setup na ito, ora to, ora, ganun. May mga setup na ora, ganun, panesting, pang ano. Pero sa akin lang, mahalaga na maintindihan nyo na ang sino mang nakapasok sa loob ng mismong pasyente, kailangan ipako mo yan sa kapangyarihan, nakapako sa kapangyarihan. Kaya nga, nire-recommend ako sa mismong kombinasyon ora sa mga susi ng Saturn, pag ipinahawak ang retablo sa pasyente, eh nandun na agad, kasama na ang pamako, para hindi siya makakagalaw, hindi siya makasusunod at susunod siya. Susunod siya sa kapangyarihan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Hindi pwede siyang hindi niya tanggalin. Hindi pwede hindi niya sundin yung utos na kalasin anong mga ikinarga niya. Kapag kinalis mo ang pamako, paano na? Hindi niya na ewan ko lang sa iba. Maraming iba nagtatanong bakit tinatanong ang pamako, pangalis ng pamako. Bakit ang iba siguro mga kaliwaan at naghahanap ng upang solusyon para alisin ang pagkakapako sa kanila. Alam ko naman sa channel na ito ay masamot-sari ang nakakapasok dito. May kaliwa, may kanan, hindi natin alam. Base sa paglalahad at pagkakaintindi ng iba kung may kaliwa man, kanan, o sa kadiliman, o sa kaliwa na gan, o pula, o sa puti, o sa itiman. Para sa akin lang, bakit dinatanong na ang pangkalas sa pamako? Ano ang dahilan? Ano ang mensahe? Bakit nais kalasin? Dahil kapag nahuli sila, mag-uusal sila upang kalasin ang pamako sa kanila. Kaya minsan ang galaro sa isip ko, bakit kaya mga iba nagtatanong? Bakit tinatanong nila kung bakit inaalam kung paano pangalis sa pamako? Bakit ito tatanong inaalisin ang pamako? Isinama ngayon sa para mahawakan yung kalaban na yan. Kakalasin nyo ang pagkakapako sa inyo? Parang naglalaro sa isip ko minsan, sino kaya itong mga nagtatanong na to? Hindi kaya sa kabilang kalaban kaya ito? Nagtatanong lang para malaman kung anong ora para kalasin ang pagkakapako sa kanila kung sakaling sila ay mahuli. Kaya para sa akin lang, medyo palaisipan sa akin ang iba, bakit nagtatanong bakit kailangan tanggalin ang pagkakapako. Huwag lang sana nahanapin nyo o sinasabi nyo sa akin na ginagamit ako ng iba para malaman nila ang ora para pangkalas ng pamako. At kung sakaling alam ko man hindi ko bibigay, bakit ko aalisin ang pagkakapako? Eh, nakapako sa kapangyarihan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat dyan. Para mapasunod mo yan, na gawin, na tanggalin kung ano mo nakinarga niya dyan. Kung sa iba na ano lang, nanguunggoy lang, o anong nais lang nilang sabihin dito para makaluloko lang, o bilugin ang ulo ng mga naririto, ay nakakamali sila. Sapagkat ako, marami ang nakabantabay sa akin ng mga gabay, ng mga susi ng Saturno, mga basag, mga susi ng Saturno, mga bibliyato na yan, na nagsasabi sa akin kung ano ang mga mensahe nila sa akin, kahit sa akin panaginip. At kung sino man yung dumadalaw sa akin panaginip na nilulur ako kung ano man, hindi kayo magtatagumpay sa ganyan mga ganyan. Kahit kayo ay mga maestro din. Kaya niyo akong dalawin sa panaginip, o lang. Pero hindi kayo magtatagumpay na hikayatin ako na huwag ibahagi kung ano meron ako sa aking sarili. Para sa kalaman nyo lang, ako ay nagbabahagi sapagkat ito ay misyon ko sa Pangkalahatan. Wala akong binibenta na kung ano sa sarili ko. Mas nanaisin ko magsikap ako sa sarili kong pamamaraan. Sabi ko hanggang sa huling hininga ng buhay ko, mananatili ako para sa kabutihan lamang. At gagamitin ko kung ano mananalaman sa ko sa karunungang dihim upang manindigan para sa kabutihan. Yan ang imisahin ko sa Pangkalahatan. At wala namang silbi ang mga ganitong bagay kung hindi mo ilalapit ang sarili mo sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Dahil lahat ng nag-aaral ng karunungang dihim, isisentro mo lang ang ating Panginoon Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, hindi ka maliligaw. At para sa iba nang tatanong kung anong pangkalas ng pamako, huwag yun ang tangkain pantanungin ulit sa akin yan. Sapagkat hindi rin naman ibibigay sa inyo mga ganyang bagay, bakit nyo aalisin ang pamako? Sana naging malinaw yan sa inyo at sa mga nag-aaral ng karunungang lihim at sa mga gumaganap. Hindi basta-basta inaalis ang pamako. Kapag nahawakan mo yan, napako mo yan sa kapangyarihan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, mapapasunod at mapapasunod mo yan. Na kailangan kalasin niya ang ikinarga niya sa tao.
Kapag wala ang pamako, hindi mo na ipako yan sa umpisa pa lang, hindi mo na hawakan yan. Gagawa at gagawa yan para niyan, para tirahin ka rin. Para sa kaalaman nyo lang. At sa mga nagtatanong kung anong pangkalas ng pamako, never nyo malalaman yan. Malabo pa sa sabaw ng pusit yan na ibibigay yung bagay na yan. Kung sakali man tanongin nyo, itanong nyo sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Kung anong pangkalis sa pamako. Kung kayo, sakaling kayo ay mahuli ng mga manggagamot na talagang gumagawa kayo ng mga kalokohan. Kaya pala isipan na sa akin kung bakit tinatanong ang mga pamako. Huwag nyo nang tangkain tanongin pa yan na pangkalas ng pamako. Pampases, meron yan. Pampalis ng kalaban. Upang hindi na bumalik. Ngunit sa iba ay nakakatagpo sila ng mga manggagamot talagang kinikitil ang buhay ng mga yan. Talagang pinapatay sila ng mga mismo mga manggagamot para sa iba lang. Para malaman nyo lang. Sana ang lahat ng aking nabanggit sa ngayon ay maging malinaw para sa inyong lahat. Na kung sa iba man, malaman nyo man ang pangkalas sa iba na ibinabahagi sa iba, ay nasa sa inyo yan. Malayang iba na mag-aral sa iba, malayang iba na manatili dito. Pero para sa akin lang, hanggat nahawakan mo yan, na ipako mo yan sa kapangyarihan ng Diyos, sa mga makapangyarihan sa lahat ng mga Satorians, huwag na huwag yung kakalasin basta-basta ang pamako. Hanggat hindi naaalis ng kalaban kung ano yung kinarga niya sa tao. At bukod pa doon, kasabay ng pag-alis ng pamako, kapag naalis nyo yan, gagamitin ang 25 basag ng Sator, pangmasak na masasamang galing. Kasabay noon, kapag naiusan mo at kumalas yan, ibig sabihin kasabay noon, natanggal na ang pamako. Kaya minsan duda ako sa mga iba nagtatanong kung anong purpose nyo. Bakit nyo tinatanong ang pamako? Pasintabi sa iba sa mga nag-aaral, ngunit ito ay babala ko lang sa iba. Hindi basta-basta binababahagi ang mga ganyan. At bukod pa doon, kung sakali mang nais nyong alamin, alamin nyo sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat kung anong pantanggal sa pagkakapako ng kalaban. Hindi basta-basta kinakalas ang pagkakapako ng kalaban. Lagi nyong pakaiisipin yan. Sa lahat ng mga Satorians, manindigan kayo sa kabutihan. At huwag alamin kung anong mga bagay na mga ganun. Dahil kapag sakaling kinalas nyo yan ng mas maaga, maaaring tamaan kayo. Hanggang sa hindi matapos na talagang matapos na tanggalin niya ang anumang ikinarga, sa kanyo pa lang kakalasin yung mga ganyang bagay. Yan lamang pong binabahagi ko sa inyo sa ngayon. At sana po maging malinaw sa pangkalatan ang patungkol sa orasyon o patungkol sa pamako sa espiritu ng kalaban kapag ito ay nahawakan mo. Hindi basta-basta kinakalas yan agad-agad. Not unless na natanggal niya na o naalis niya na lahat ng mga ikinarga niya. At nasiguro na talagang ligtas na yung tao. At bukod doon, mawawala din yan kung sakali mang natapos, tinapos ng mismo manggagamot ng kalaban. At para sa mga nagtatanong, hindi ko alam kung anong motibo nyo. Ngunit hindi nyo makukuha yung mga ganyang bagay. Kung ang mga kaisipan nyo ay nasa ibang bagay. At upang magamit nyo ito sa inyong sariling, upang makalayas kayo kung sakaling mahuli kayo ng ibang mga kalaban. O nang mismong mahuli kayo ng ibang mga manggagamot, ay malabo pa sa sabaw ng pusit mapaganan nyo yung mga bagay na yan. Yan lamang pong binabagay ko sa inyo sa ngayon. Maraming salamat po at God bless po sa inyo lahat. Hanggang sa muli po. Yeshua masaya, Yeshua masaya, Yeshua masaya.